Isang napakagandang balita para sa buong Pilipinas. Sobrang nangingilabot si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pangakong inilabas ni U.S. Secretary of State Antony Blinken para sa bansa. Papalag sa digmaan ang U.S. para ipaglaban ang Pilipinas. Yan ang nakakagulat na pahayag ng U.S. Alamin ang buong detalye at panoorin ang buong video. At huwag na rin kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod na video. Handang pumalag ang US at ipagtanggol ang Pilipinas sa gira laban sa mga posibilidad na pag-atake sa mga sasakyang pandagat at sa mga sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang nakakakilabot na pahayag ni US Secretary of State Antony Blinken sa isang press conference dito sa Pilipinas. Hindi ipinunto ni Blinken kung sino at anong bansa ito, pero malinaw sa mga Pilipino na China talaga ang pinapatamaan ng Estados Unidos. And I reiterated our ironclad commitment to the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty and reaffirmed that an armed attack on Philippines armed forces, public vessels, or aircraft in the South China Sea would invoke U.S. mutual defense commitments under that treaty. Ang nakakagulat na pahayag ni Secretary Blinken ay dahil sa walang habas na panghihimasok ng China sa teritoryong nasasakupan ng Pilipinas at hindi pagkilala sa naipanalong arbitral ruling ng bansa. Gayon din sa inaangking teritoryo daw ng China na pagmamayari naman talaga ng Pilipinas. Binatikos rin ni Blinken ang walang karapatang panghimasok ng ibang bansa sa ating bansa at illegal pang nangingisda sa teritoryo ng Pilipinas na hindi naman nararapat. Samantala, humiling naman ang Administrasyong Marcos na sana ay pag-aralan ng Estados Unidos at Pilipinas na magkasamang magpatrolya sa West Philippine Sea para madagdagan anya ang puwersa ng ating bansa sa pagdipinsa sa nasasakupan nitong karagatan. Binuksan rin ang usaping pang-inireya ng bansa kung saan tinalakay ang paggawa ng inspektura na makakatulong sa Pilipinas na bumuo ng malinis na pagkukuhaan at hindi nauubos na inireya. Gaya na lamang ng solar energy, wind energy at ang matagal ng pinaplano na buhayin muli ang nuclear energy ng bansa. We agreed to flesh out further opportunities for enhanced cooperation that would support efforts to promote resilient supply chains, health systems, and infrastructure, as well as opportunities to collaborate in marine resource management and clean energy, especially nuclear energy. Asahan naman na sa susunod pa na darating na mga taon ay mas lalaki pa ang mabubuong samahan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika pagdating sa mga military activities at seguridad ng bansa sa posibleng pag-atake rito. Aminin na natin na sobrang napakaganda talaga ng pahayag ng Amerika na tulong sa ating bansa. Sana lang talaga ay tumupad ito sa isinasaad ng Mutual Defense Treaty ng US at Pilipinas. Ikaw kabayan, ano ang reaction mo sa matapang na pahayag ni US Secretary of State Antony Blinken? I-comment lang yan sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod na video.